Dito sa Quiapo, may lumang bahay na bato at kahoy na naging tahanan ng mga katipunero. Ang bahay ng Pil Bautista ay tinayo noong 1863 at niredisenyo ni Arcadio Arellano noong 1914, kapatid ni Juan Arellano, kilalang Filipino architect. Ang bahay ng Pil Bautista ay pamamayari ni Dr. Ariston Limpenco Bautista at Petrona Nakpil. Ang bahay na ito ay kilala bilang bahay ng mga katipunero. Noong 1880s, si Dr. Bautista ay kilalang doktor sa Pilipinas. Sa panahon na iyon, nagkaroon ng epidemia outbreak sa sakit na kolera sa buong Pilipinas. Dahil dito, siya ang nakadiskubre ng gamot laban sa kolera. Noong nag-aral siya sa Madrid bilang doktor, doon niya nakasama ang membro ng propaganda movement na si Jose Rizal, Juan Luna, Marcelo Del Pilar, Pedro Paterno at Graciano Lopez Haina. At siya ay napabilang dito. Kaya siya din ang naging doktor ng ating mga bayani. Noong 1896, siya ay dinakip at kinulong sa Fort Santiago dahil sa kanyang pagiging membro at pagsuporta sa propaganda movement laban sa Espanyol na naging kaselda niya si Dr. Jose Rizal. At kalaunan ay pinalaya din siya. Sa parehong panahon, ang bayaw ni Dr. Bautista na kapatid ni Petrona Nakpil na si Julio Nakpil ay naging membro ng katipunan na naging general ng rebolusyon sa pamumuno ni Andres Bonifacio. Si Julio Nakpil ay isang magiting na musikero. Dahil dito, ipinagawa ni Gat Andres ang kantang Marangal na Dalit ng Katagalugan. Na sana ito'y maging national anthem ng Pilipinas. At sa panahon na iyon, si Andres Bonifacio ay naging asawa ang lakambini ng katipunan na si Gregoria de Jesus. Si Gregoria de Jesus ay founder ng Women Chapter ng Katipunan. Siya din ang tagatago ng mga dokumento ng partido. Si Andres Bonifacio at Gregoria de Jesus ay nagkaroon ng isang anak na si Baby Andres. Noong umuwi sila ng Manila, doon nila nadatnan na ang kanilang bahay ay nasunog, kaya ang dahilan sila ay palipat-lipat na tumira sa mga kaibigan. Pagkalipas ng 2 buwan, namatay ang kanilang anak dahil sa sakit na smallpox o pulutong. At pagkalipas ng 1 taon, si Gregoria de Jesus at Julio Nakpil na heneral ng katipunan ay naging mag-asawa at nagkaroon ng 8 anak. Si Julio Nakpil ay kilalang kritiko ni Emilio Aguinaldo dahil sa pagkamatay ni General Antonio Luna at Andres Bonifacio. Si Julio Nakpil ay ama ni Juan Nakpil na kilalang architect sa Pilipinas, na siya ang naging disenyo ng Rizal Shrine, UP Admin Building at iba pa. Si Julio ay asawa ni Anita Agoncillo Noble na apo ni Doña Marcila Agoncillo na gumawa ng Watawat ng Pilipinas. At alam nyo ba
na dito tinago ang Black Nazarene during World War II para hindi masira sa panahon ng digmaan? Kaya ang bahay ng Pil Bautista ay talaga namang bahay ng mga Katipunero na may malaking ambag sa kasaysayan ng Pilipinas. Hello mga ka-Pride! Ako po si Hannah, Miss Manila 2023 candidate at nandito tayo sa bahay ng Pil Bautista Heritage Site. Kasama ko si Eman. Halika, tour namin kayo. Yung entrance. So Machoka. Machoka tiles tawag dito. Ang ganda ng kanilang hagda, no? Pakatibay. Wow. So ito naman, ito yung sabi nila, yung room daw na to, ito daw yung room ni Julio Nakpil. Yan. Ito daw po, dito daw po nagko-compose ng music si Julio Nakpil. Dahil isa siyang composer, no? At saka, siya din ay isang membro ng Katipunero. Actually, itong kinumpose niya, yung marangal na dalit ng Katagalugan, ito yung pinakumpose sa kanya ni Andres Bonifacio. Kaya kung nanalo si Andres Bonifacio daw bilang presidente, ito ang magiging national anthem natin. Ito yon. So, composed by Julio Nakpil. So, mamaya, meron daw tong music sa taas. Ipapakinggan natin. At syempre, yan o. So, may ganyan niya, J. Giliw. So, yan daw yung nickname ni Julio Nakpil bilang Katipunero. Kumbaga, parang codename. Yung codename niya is Giliw. Si Andres Bonifacio kasi, yung codename ni Andres Bonifacio sa Katipunan ay pag-asa. May pag-asa. No? Pag-asa yung ano niya. Kasi siya naman ay si J. Giliw. Diba? So, ito. Ano? So, mga ka-Pride, ito yung mga sulat Andres Bonifacio letter to Julio Nakpil, 1897. Sulat to, ito hindi to original ha, printed lang to, pero ito yung sulat na original. Galing ata to ng Spain. Ito yung mga sulat ni Andres Bonifacio kay Nakpil. Julio Nakpil. Diba? Oh, ang galing. So, yan yan. Alright? Wow. So, ito yung sala nila. Ano? Ito si Gregoria de Jesus. Yun. Asawa ni Juan Nakpil. Julio Nakpil. At ito naman si Julio Nakpil. Ito yung mga anak ni Julio Nakpil. Yung portrait ni Julio Nakpil. Ito si Caridad V. Esperanza, isa sa mga anak. Yan. Si Carlos Santos Viola, isang architect din. Wow, ang ganda. Sobrang ganda ng staircase nila. Grabe, napakatibay. Mula dito sa hagdan, dito naman tayo sa kanilang dining area.
Yan o. So, nakikita nyo yan. Ito yung tawag dito ay Quiapo plant. Ito ay Quiapo plant. Kaya tinawag ang Quiapo dahil dito. Dito kinuha. Kasi dito sa Maynila, maraming estero o mga river, malilit na river. Yan o, Quiapo plant. Dahil dyan, ah, meron pa hanggang ngayon sila, ma'am. Totoo po yan. Wow. So dito, ito yung kanilang dining area. So ito, pinagawa na to. Ang original kasi daw, wala na dito. Parang dinonate na siya. Pero yung original na mesa nila is malaki at mataas. Parang nasa 24-seater, 24-22. Ayong, ito yung pictures. Nakikita niyo sa pictures. Imagine mo. Tapos, oh. Ayan, oh. Ganda. So, makikita nyo, meron pa silang old na hugasan. Oh, nahuhugas sila ng kamay dito bago kumain. Ha? Ayan, oh. So, dito tayo. Ayan. Ito naman yung kanilang kumbaga settings. Ito yung itsura dati ng kanilang mga rooms. Ito yung ganito, no? So, very religious din ang pamilya. Ayan. So, ito yung original to, yung cabinet. Original to. This is Chinese to na design kasi kung makikita nyo, yung paa na yan, ay yan po ay dragon hook, no? Dragon na crew. Dragon crew. Ano, paa ng dragon. Yung hook niya. See? Original po yan. So ito, ano? Yan. Kita nyo sa likod niya, yung cabinet. Yung cabinet, ito yun. Yan. So hanggang ngayon, buhay pa. Diba? See? Sabi. Paraganda. Ngayon, ito daw yung isa sa pinaka-importanting part ng exhibit room ngayon. Nandito naman tayo sa isang interesting na bahagi ng bahay na kung saan makikita yung tula ni Oriang nang siya ay namumulina sa pagkamatay ng kanyang unang asawang si Andres Bonifacio. So kung makikita nyo sa sinulat ni, actually sinulat ni Julio Nakpil sa letra o mga salita ng tula, paalam sa iyo, masarap magmahal, may ari ng puso, pagkabiyak ng katawan. Paalam ng hayaring pinalalayaw, paalam, video ko, paalam. At so ito, sinulat to ni Julio Nakpil, yung pangalawang asawa ni Gregoria de Jesus. Na so, ito ay tula para kay Andres Bonifacio. Yes. So ang nagsulat, pangalawang asawa. Napakasakit na. Anong ang unang linya po, ma'am? Anong unang linya? Magmula giliw ng ikay pumanaw, katawan at puso ko'y walang paglagyan. Yung unang lyrics. Wow, ang unang lyrics ay magmula giliw ng ikaw ay pumanaw, katawan at puso ko'y walang paglalagyan. Wow. Ito pa maganda. Sige po. Nasa iyo ang sayang sukat ikatuwa, nasa iyo ang lumbay na iluha, nasa iyo rin ang mabuting aruga, at nasa iyo ang ligayang mahaba. So imagine na lang po kung gano'n talaga ka-love si Andres Bonifacio. Para mapasulat siya ng ganyan. Or ganyang klaseng tula. Tapos sakit mong kay Julio Nakpil. Grabe. Ang tindi eh. No? Pero talaga, that's love. No? Ayan. Ayan. So ito, ang original na sulat ni Gregoria de Jesus, pero tapos ni-retype nila. Ito yun, oh. Ako po si Gregoria de Jesus na tagat Caloocan, dalagang Tagalog at minor de edad. Ako po ay may tratong mag-asawa sa aking nobyo na si Andres Bonifacio na taga Tondo, Calle de Segunda,
number 11. Oh. So, yan. Yung letter na yan, ito yun. Yan, para mabasa natin. Diba? Ang unang liham, the first letter. So, sumulat pala itong sulat na to, sulat nito kay sa Gobernador Silio ng Binondo. Yan. So, ito, yung painting na to, ito yung, kumbaga, buong kwento ng kanyang buhay. Sa unang asawa niya na si Andres Bonifacio, dito sa right side. Tapos yung sa kabila naman, dito naman kay Nakpil. Yan, dito. Yan yun, o. So, yan. So, isa siyang Katipunera sa right side, buhay Katipunera, at dito naman sa buhay nila ni Nakpil. Religious naman dito kasi mason to eh. Mason to si Andres Bonifacio, mason yan eh. Tapos dito sila Nakpil, mga Christian, mga ano yan eh. Catholic na yan eh. Kita nyo. Yan eh. So, right. Dito makikita natin ang mga territorial flags. Ito yung mga flags na ginagamit ng mga pinuno ng Katipunan sa iba't ibang probinsya. Halimbawa, kay Gregorio del Pilar, kay Andres Bonifacio, Mariano Llanera. Dito makikita nyo ang picture ni Andres Bonifacio na kung saan ito ay nalathala sa isang Sunday magazine sa Spain at kinikilala siya dito bilang presidente ng isang revolutionary government. Makikita dito ang paniniwala ng mga Katipunero na kung saan sila ay naniniwala sa anting-anting katulad ng mga ninuno noong unang panahon. Makita naman dito ang planong pagsalakay sa Maynila noong 1896. Bale, ang kilalang sigaw sa Balintawak ay nangyari ng August 24, 1896. Iyon ay simbolo na pinupunit nila ang kanilang sedula at hindi na sila babalik pa sa kanilang mga bahay at sasalakay na sila sa Maynila. Iyon yung planong pagsalakay sa Intramuros. Sa kasamaang palad, hindi nagtagumpay ang pagsalakay sa Intramuros dahil hindi sumipot ang mga taga Cavite. Makikita dito ang teknikang militar ni Bonifacio. Mas kilala sa tawag na guerrilla warfare. Ibig sabihin, sila ay kukuta sa mga bundok. Diyan sila magbagaling, diyan sila aatlas kapag sila ay matatalo. Replika siya ng anting-anting ni Bonifacio. Ito yung replika ng anting-anting ni Bonifacio. Kasi nga, di ba, ayaw na ayaw ni Andres sa Katoliko na, di ba? Kaya nagbuo sila ng sarili grupo. Nila. Na silang grupo, di ba? Oh. Ito yung, di ba? Sarili rin silang pagkakasal. Oo. Ito yung parang logo nila, ma'am, di ba po? Actually, yan po ay mason. Kasi mason din si Bonifacio. Tama, mason si Bonifacio. Ito yung logo ng kanyang government. Okay. Pinaniwala na sila sa anting-anting. So parang yun lang po yung key events, yung sigaw sa Balintawak. Parang, kung alam niyo po yung sedula, it's like national ID dati. Mm-hmm. Dapat meron ka ng kung saan ka man magpunta. Mm-hmm. So, dahil pinunit na nila yon, hindi na sila pwedeng maglakad kung saan-saan. Mm-hmm. Wala na silang balikan, kailangan, laban na talaga. Yun yung ano po, no? Ayun yung sedula. So, dahil pinunit nila yung sedula, ano yung sunod doon? Pagsalakay na sa Maynila, pupugutan na nila ng ulo yung Spanish government. Mm-hmm. Ang kaso nga, hindi nagtagumpay. Hindi nagtagumpay. Yeah. Ito yun yung mga official. Officials ng Katipunan. Ng Katipunan. Marami kasing nangyaring halalan na, so hindi na siya, parang isa lang siya sa batch ng halalan. Wow, ang hangin, no? Napakasarap ng hangin dito. Fresh na fresh. Grabe yung sahig. Yung sahig, oh. Hanggang ngayon, napakatibay. Talagang ang kapal. Wow.
So ito yung veranda. So ito yung veranda. Paglabas mo dito, makikita mo na yung daanan. Wow. Grabe. Napakatibay, oh. Kapal. Ayan. Ang ganda ng arkitektura, oh. Grabe. Wow. And then, this is Capiz. Capiz shell. Look at the ceiling. Wow. Upuan nila, oh. Ito yung original na upuan nila. Kapag meron ka nito, talagang mayaman ka. At kapag kung gaano kalaki at kalawak nito, ganun kadami yung mga bisita mo.